Ayan guys, tayo po yung nakarating na video guys. Kilometer 11 no, kung saan yung sinabi ko na may mga magandang tanawin po dito no, aming area. Ayan guys, Monday ngayon guys, kaya walang masyadong nag-jogging no. So dito kasi pag Saturday at Sunday, marami po talaga nag-jogging. Ayan. So itong lugar ito guys, dati talagang sobrang sikip ang daanan dito at delikado yung ano, delikado yung daanan nito kasi dito sa arena yan, ayan dyan guys, sikip yan guys, ito kasi wala pa kasi ito dati, itong pala ito, wala pa ito, itong nagaharang para hindi mahulog yung mga sasakyan. Ayan. So, dati ang kalsada dito talagang sobrang liit lang. Kaya ngayon, sobrang liit lang. Kaya marami nag-jogging po guys, kailan pag Monday, wala masyadong tao, Saturday at Sunday lang talaga. Kasi araw ng pagpapahinga yan, kaya yan, napakasarap ang hangin dito guys, napakasarap ang hangin dito. Katulad yung sinasabi ko, marami talaga pumupunta dito para magjajagi lang sila. So yan, marami nagpipicturean dito guys dahil napakaganda ang view talaga dito. So dati kasi guys, ang kalsada talaga ito, rough road talaga siya no. At maraming staka, hindi makakapunta yung mga magagarang sasakyan noon. Ang mga sasakyan kasi dito yung mga kwan lang, mga yung sobrang laki ng mga sasakyan no, yung tatangkad tapos double tire talaga. Kasi hindi makapunta doon, doon sa pupuntahan sa patungo sa upi dahil ito ay talagang maraming staka no. Maraming mga lubak-lubak na daan. Kaya pag sila inalibing, yun, no, hindi sila makatuloy doon sa kwan. Kaya ang ginagamit dito sa sakyan papuntang upi guys, dito sa aming lugar, ay yung mga malalaking sakyan. So ang ginawa nila dito guys, dati, yan, yung pader na yan, ay yung buka na yan, yung sa gilid na yan, mga bato yan guys, no? Yan. Pinasabog yan lang ka ng bomba para lalawak yung daanan dito. Yan. Kaya tinan nyo ngayon guys, malaki na yung daanan. Sementado na siya at maraming talagang pumupunta dito para mag-jogging. Ayan. Dati hindi makadaan yung mga sasakyan dito. Ngayon mga kuwana, mga maliliit na mga van no, mga townies, ayan. Mga nag-jogging na. Yan townies yan. Ayan. Ayan guys, marami pong mga bulaklak o yan. Pagumbili yan. Ayan guys, dito po guys, makikita po dito yung Cotabato. Doon sa unahan guys, yung Cotabato. Dito banda sa Awang no. Yun ang sabi na Datu o din Sinsuat Maguindanao. So dito po tayo nakatira guys sa Maguindanao po no. Sa Datu o din Sinsuat Maguindanao. So yung mga nakakuan diyan, yung mga may mga word diyan no. I love dos yan alive. I love dos. Yeah. I love dos yan. So
makikita yan doon sa doon banda sa baba dyan sa amin. Hindi lang siya makikita guys dahil daming mga puno. Yan yung Grand Mosque guys, Grand Mosque yan. Pinakamalayo na. Yan yung palagi pinupuntahan din ng mga tao guys dito sa lugar namin. Grand Mosque. Mga ban galing sa Libak, no? Sa Kalamansig, yung mga nagbabiyahe po na ban. Dati kasi tulad ng sinasabi ko na wala talaga makakapasok dati dito dahil makitid yung daanan, then maraming staka, no? Hindi makakatuloy sila doon kasi nalilibing talaga sila sa putik po, no? So ngayon talagang laki ng development guys. Yan. Ito sa area na to, guys, yan, pan po yan siya, yung cliff, no? Napakalalim po yan. Dati kasi talagang hanggang dito lang yung ano. Yan, yung daanan dyan, yan, hanggang doon sa may gitna ng kalsada, yan na po yung daanan dati. So, kaya lumaki siya dahil pinapasabog po, ayan. Yan, parang pader na po siya, guys, dahil pinasabog po talaga yan, no, ng bumba eh. Para lalawak po yung daanan dito at yun, para masimituhan po nila guys, no. So ayan guys, marami nang nagbabiyahe ngayon dito dahil ang ganda na po ng daanan dito, simentado na po, no. Ayan, so pagkatayo may doon, magbibili po tayo ng bibingka at kakain po tayo. Ayan. So, ilood ko po sa Sabado at sa Linggo po yung maraming tao. So, matirik niya siya guys, matirik. Bili tayo ng bibingka. Meron pa bibingka? Meron pa? So ito yung bibingka guys, binili natin guys. Magkape tayo kape. Bibingka kain tayo guys, bibingka kain.